Hello guys! Welcome sa Plain Kitchen! Guys, kamusta na kayo? Ngayon naman magluluto tayo ng pork neck adobo. At eto naman yung mga gagamitin natin ingredients para sa dish na to. Ito yung ating pork neck bones. Yung bawang, dinikdik lang natin ito. Guys, malalaki pa yan, no? Hindi na natin hiniwa. Bali, gumamit lang tayo dito ng mortar and pestle. Sinadya ko talaga yan. And then, ang red chopped onion. Actually, guys, yung ibang adobo kasi hindi na nilalagyan ng sibuyas, no? Pero ito sa version natin is maglalagay tayo. Kalahati lang naman ang nilagay ko rito or gagamitin natin. And then, ang green chilies or yung siring pangsigang na hiniwa lang natin sa maliliit. Dark soy sauce. Cane vinegar. Pwede rin kayo gumamit dito ng white vinegar pag hindi available ang cane vinegar sa inyo. And then guys, gagamit tayo dito ng lemon. Kalahati lang yung lemon na gagamitin natin. Oyster sauce. Ang liquid seasoning. Ito yun guys. Yung Knorr liquid seasoning original. Worcestershire sauce. Guys, actually, optional lang naman to, no? Bali, ito yun. Gustong-gusto kasi ang dalang asim nito. So, kung wala kayong ganitong Worcestershire sauce, okay lang. And then, ang ground black pepper. Dried bay leaves. At syempre, ng Knorr pork broth cube. Bukod dito, gagamit din tayo dito ng tubig, ng mantika, ng asukal, at ng asin kung kinakailangan. At itong listahan ng kumpletong rekado at sukat ng bawat isa. And guys, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button at ang bell icon. Salamat! Okay guys, simulan na natin. Guys, bali ito na yung ating pork neck bone. Niready lang natin. And then, ilalagay ko lang dito yung liquid seasoning. Tapos, hahaluin natin. Ang gagawin kasi natin is mamarinate natin ito dito ng mga 20 minutes. Actually guys, hindi naman talaga necessary ito, no? Or kailangan. Bali, ito lang yung version, or ipapakita ko lang sa inyo yung version ng pagluluto natin. Kasi ang usual na pagluluto nito is yung pinagsasabay-sabay na yung mga tekado or ingredients kasama ng karne sa isang lalagyan. And then, pinapakuluan nila hanggat sa lumabot yung karne, hanggat sa tuluyang maluto. Tapos saka nila tinitimplahan. Bago pala matuluyang maluto, no? Sorry. Ayan. Sa totoo lang, napakadali lang din naman magluto ng adobo. Sino nga ba naman ang hindi marunong magluto ng adobo nowadays? Pero sa video ito guys, papakita ko lang sa inyo kung paano yung version ng Plain Kitchen sa pagpe-prepare ng pork neck adobo. Gumawa na rin ako dati ng video about sa garlic adobo, pero ire-remake natin yon dahil medyo malabo. Yung pa guys yung time na nagsisimula pa lang tayo, no? Yan, tinutuloy ko lang dito yung paghalo hanggat sa makoat na ng liquid seasoning lahat ng part ng ating karne. Kung mapapansin nyo guys, meron tong ano, no, yung pork fat, eto. Sinadya ko yan kasi ito yung unahin kong gisahin mamaya para magmantika siya. Yan, palagi ko okay na to. So, sit muna natin dito for at least 20 minutes para ma-absorb niya talaga yung nilagay nating liquid seasoning. Yan. Guys, bali tatakpan lang natin to para hindi siya makontaminate din ng mga dumi or malagyan ng dumi. Ayan. Okay guys, 20 minutes. Ayan guys, so pwede na to. Sa pagkakataong ito, na-marinate na lang natin to or naibabad natin to ng 20 minuto. Bali, nagpainit lang tayo ng matika sa ating wok na paglulutuan. Ang una natin gagawin is yung pulang sibuyas, gigasa lang natin. Ayan, hindi ko na siya hihintay na lumambot ng maigi. So, isasabay ko na rin dito yung bawang na dinikdik lang natin.
medyo ipapabrown ko ng konti ito. Parang sa ganun, nandun pa rin yung adobo style niya ng pagiging garlic flavor. And guys, so konting brown lang. Gaya na sinabi ko kanina, uunahin ko ilalagay dito yung taba niya or yung pork fats. Kasi gusto natin magbantika ito. Ayan, bali tutuloy ko na yung paghalo rito para may iwasan natin yung pagputok ng taba. Guys, itong ginagawa ko is optional lang naman to, no? Depende sa inyo kung maglalagay kayo ng pork fats or yung talagang pork neck bone lang. Ayan, so after nito, lalagay na rin natin dito yung pork neck bone. Kasama na rin guys yung pinag-marinate natin kanina na liquid seasoning. Okay lang yon kasi eventually matutuyo rin naman siya at ma-absorb siya ng pork. Kasabay na rin ito yung pag-brown ng nilagay nating bawang at saka yung sibuya. So siguradong nandito na rin yung lasa nun. Tutuloy lang natin dito yung pag-isa or sa paghalo ng karne hanggat sa maging slightly brown na rin. Guys, hindi natin ito gagawing golden brown na, kasi ayaw natin itong maging matigas yung labas na part niya. Kaya tinutuloy lang natin paghalo para maiwasan natin yung ganung bagay at ayaw natin mangyari yun. Ayan guys, so sa pagkakataong ito, okay na to. Bali, pagsasamahin natin o ilalagay na natin dito yung iba pang rekado. Unahin ko dito guys yung toyo. Ayan. And then, ito yung oyster sauce. Nakakatulong din to sa pampapalasa nitong ating nilulutong pork neck adobo. Yan, nahaluin ko lang muna to para makovered ng nilagay nating soy sauce yung pork or yung pork neck. Yan, after natin siya mahalo ng bahagya, lalagay ko na rin dito yung tubig. Yan, bali halos pinantay ko lang din yung tubig dito sa dami ng pork natin. Kaya hindi na rin ako maglalagay ng sukat ng water. Pakuluin muna natin dito guys at hindi muna natin tutatakpan para may ilagay natin yung iba pa natin ingredients mamaya. Ngayon guys, so kumukulo na to. Dadagdag na natin dito or ilalagay na natin dito yung iba pang rekado. Ito na rin yung ating pork cube. Ayan, so tutunawin ko lang ito dito. Then ilalagay ko na rin yung ground black pepper in dried bay leaves. Ayan. And then guys, ito naman yung paraan ko para matanggal yung lansa niya. Kasi kahit papano, may lansa rin yung karne ng baboy. Ito yung ating lemon na kalahati lang, kinalahati ko lang siya. Then, meron lang ako ditong salaan para hindi tayo mahirapan magtanggal ng buto or para masala na rin natin yung buto. Ayan. The same time guys, meron din itong pang paasim, no? Or may asim din na lasa to. Kailangan din naman talaga natin yon pag nagluluto tayo ng adobo. Then, nahaluin ko lang ulit. Ayan, after kumahalo ito ng bahagya, lalagyan natin dito yung Worcestershire sauce. Then, hahayaan ko lang itong kumulo. Ayan guys, no, kumukulo na. Hindi ko lang siya hinalo kanina kasi may content kasi yung Worcestershire sauce natin ng vinegar. At syempre, gaya ng sinasabi ko, pag naglalagay tayo ng may content ng vinegar, hindi muna natin hinahalo. Dahil ayaw nating mawala yung pagkaasim or may asim nga, pero nawala naman yung pagiging vinegar. In short, parang mahihilaw yung lasa. Yan, sa pagkakataong to guys, tatakpan ko na to. Bali, ang i-achieve natin dito is kailangan malesen na yung sabaw. And then, magiging malambot na rin yung karne. Ayan. At least mga 1 hour. Or depende, hanggang sa lumambot na yung tuluyan yung karne. Bali guys, i-check nyo na rin to, no? Occasionally, kasi ayaw din natin itong sumobra yung pagkatuyo niya and then masunog siya.
eventually. Okay? Ayun guys, so makalipas ang isang oras, i-check na natin. Ayan, so medyo natuyo na rin yung sabaw or yung liquid na nilagay natin dito kanina. Ang gagawin natin guys is itutuloy lang natin yung pag-simmer dito hanggat sa tuluyan ng ma-absorb ng karne or mag-evaporate na rin dito yung liquid. Dadagdag ko na rin dito guys sa pagkakataon ito, ito yung cane vinegar. Again, kung hindi available to sa inyo, pwede kayong gumamit dito ng white vinegar. So, hayaan muna natin to for at least mga 10 minutes. Hindi muna natin nahaluin, no? Ayan guys, so 10 minuto na rin. Pwede na natin to haluin. Ayan, so ilalagay ko na lang ulit dito or dadagdag ko na rin dito yung asukal. Ito yung washed brown sugar. Mas gusto kasi sa adobo guys yung may pagka-tamis siya. And then yung may pagka-asim. Saka syempre yung salt flavor niya. So, naglagay ako ng 4 na teaspoon dito. And then haluin ko lang. Guys, nasa sa inyo na yung lasa no ng tamis. Kung gusto niyo mas matamis, pwede niyo pang dagdagan. Ako mas prefer ko ng ganito. And then titikman niyo na rin guys, gaya ng sinasabi ko, ang sikreto ng pagiging masarap na pagluluto is yung tinitikpan muna. Hindi yung nag-a-assume lang tayo. Mas maganda na yung reality kaysa sa magiging assuming lang. Then after natin mahalo, eto nating green chilies. Pwede kayo maglagay dito guys ng siling labuyo. Kung gusto nyo mas maanghang, nasa sa inyo na rin kung gaano karami. Yan, halos patapos na tayo guys, no? Bali, hihintayin ko lang tumalesen pa ng kaunti yung sa kanyang salsa o yung sauce. Para sa ganun, mas lalo ma-absorb ng karne yung liquid at saka yung mga ingredients na nilagay natin dito. Yan, so pababayaan ko lang to dito hanggat ma-achieve na natin yung tamang texture niya. At nasa ganun, maging caramelized na rin yung sarsa. Guys, napakabango. Nahamoy ko na dito yung green chili. Yan, so guys, hindi natin to tatakpan, no? Para matuloy lang yung pag-evaporate ng liquid. Yan guys, so nalesen na rin yung ating sarsa. Para saan guys, okay na to. So, lilipat na lang natin to sa isang serving plate. And then, i-serve na natin. Ayan guys, ito na yung ating pork neck adobo. Okay guys, i-serve na natin. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pakiclick na rin ang bell icon. Nang sa ganun, manotify po kayo sa ating mga susunod pang videos. Please like and share na rin. Maraming salamat po and God bless.